Inasar nga ni Jordan Poole mga idol itong si Stephen Curry after the game matapos nga ng kanyang ejection. Pero bago nga yan ay bigyang pansin muna natin ang ginawa ni Damian Lillard ngayong araw para nga manalo ang kanyang team laban sa Jazz 134-124. Well mga idol, napaka lupit lang naman na 60 point night ang ginawa ni Lillard ngayong araw na ito. Dinagdagan pa ng 7 rebounds and 8 assists plus 3 steals. Super efficient pa mga idol pagdating sa kanyang shooting. Siya nga mga idol ay 72% sa field, 21 out of 29, 9 out of 15 sa 3 pointers, 60%. At 1 point nga mga idol, 20 straight points ang in-score neto ni Damian Lillard para nga sa Blazers. So masasabi nga natin talaga ngayon na binuhat neto ni Lillard ang kanyang team sa panalo. At pag-usapan din muna natin mga idol, eto ngang si Kyrie Irving at ang kanyang kagustuhan ng napakalaking kontrata sa Brooklyn Nets. Gusto nga ni Irving ng 4-year 200 million contract extension, which is talaga namang napakalaki mga idol, 50 million per year. Dagdag pa nga mga idol ng agent ni Kyrie Irving na sinabi na nga daw nila ito sa team ng Brooklyn Nets. Desire ni Kyrie na gawing home ang team ng Brooklyn mga idol kapag tama nga daw ang contract extension na ibibigay sa kanya. Kaya nga ngayon mga idol, nagbigay na ng kagustuhan eto ngang si Kyrie Irving sa team ng Brooklyn. Ang hintay na lang ay kung magre-reciprocate ba eto ngang team ng Brooklyn Nets. Kung sasagot din ba ng oo etong team ng Brooklyn sa hinihingi ngang contract extension ni Kyrie Irving. Tandaan nyo pa rin naman siguro mga idol, fresh pa sa inyong mga utak na netong nakaraang off-season lang ay tumanggi ang team ng Brooklyn na bigyan ng extension si Kyrie dahil hindi nga sila sure sa future ni Irving kung maglalaro pa nga siya, kung mapapayagan pa siya. Pero ngayong okay na mga idol, goods na, Kyrie can play whenever at wherever he wants. Ibibigay na ba ng team ng Brooklyn ang contract extension na hingingi ni Irving? Pero kung kayo nga mga idol ang tatanungin, sa tingin nyo ba fair ang hinihingi neto ni Kyrie Irving na 4-year 200 million or hindi nga? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section. At pag-usapan na nga natin ang pangasar ni Jordan Poole kay Stephen Curry matapos nga ng game. Alam naman na siguro natin na kaya naman binato neto nga ni Stephen Curry ang kanyang mouthpiece at na-eject ay dahil sa frustration niya nga dito kay Jordan Poole sa pag-take nga ng long shot imbis na pagbigay nga kay Steph Curry ng bola. At matapos nga niya ng mga idol at the end of the game, Jordan Poole game winning layup mga idol, left-handed pa yan. At siguro nabawasan na rin yung galit neto ni Stephen Curry dahil ipinanalo ni JP ang kanilang team. At sa tunnel nga mga idol, nang inaabangan ni Curry ang mga Warriors player ay nakasalubong na si Jordan Poole at ang ginawa neto ni JP mga idol ay ginaya nga si Stephen Curry. Ibinato din ang kanyang mouthpiece para bang pangmamak sa ginawa nga ni Steph, kaya nga siya na-eject sa laban. At sabi nga ng mga Warriors fans mga idol ay parang bunsong kapatid nga daw itong si JP. Yung parang inaasar ka matapos kang ang pagalitan ng iyong magulang, pagalitan ng iyong mama sa iyong ginawa. Ganyan nga daw mismo ang ginawa ni Jordan Poole mga idol kay Stephen Curry ngayon after the game. Inasar nga sa ginawa niya kanina na nagresulta ng kanyang third ejection of his career. At nang matanong nga si Coach Kerr patungkol sa insidenteng ito, ang kanya lang nasabi ay he knows he can't make that mistake. Alam naman na daw ni Stephen Curry na hindi niya yun dapat gawin, banggit ni Coach Kerr. And I think mga idol, bawat isa sa atin ay alam naman na din na yan. Alam na yan ni Stephen Curry na hindi niya dapat ginagawa yung mga pagkakamaling ganyan. Lalo na nga mga idol, crucial moments pa yon at kinakailangan siya ng Golden State. Pero sinabi rin ni Coach Kerr mga idol na sobrang proud nga daw siya sa kanyang mga players ngayon dahil sila naman talaga ay lumaban. They fought nga daw laban sa Grizzlies at nanalo.